Ang hayop na ito ay mukhang malaking ipis sa ilalim ng karagatan. Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Ang Batinomus ay isang genus na may halos 20 na species. Sa mga species na ito, ang Giganteus o Giant Isopod ang pinakamalaki. Yep, hindi ito isang props mula sa isang movie. Isa itong sea creature na nahahawig sa ipis. Pero hindi ito insekto ha, medyo cute din sila. Ang mga ito ay crustacean at nauugnay sa parehong marine crustacean tulad ng hipon, alimango at pilbag. Mas gusto ng mga giant isopod ang putik o clay na sahig na kanilang hinuhukay para masilungan. Nakatira sila sa pagitan ng 550 at 7,020 feet na lalim at posibleng mas malalim pa. Ang mga higanting isopod ay karaniwang nasa pagitan ng 7.5 at 14.2 inches ang haba, ngunit maaari silang lumaki ng mas malaki. Ang isang specimen na nakuha ng isang ROV o remotely operated vehicle noong 2010 ay 2.5 feet ang haba. May iba't ibang kulay ng giant isopod. Ang giant isopod shell na binubuo ng magkakapatong ng mga segment ay may dalawang kulay, brown at mapusyaw na lilak. Mga carnivore ang giant isopods. Bagamat karaniwang inaakala na sila ay mga scavenger, kumakain ng mga patay na hayop, ang ilang evidences ay nagsasuggest na maaari rin silang kumain ng mga buhay na hayop tulad ng mga sponge. Inaatake din ng mga giant isopod ang mga nahuli ng lambat. Ang mga higanting isopod ay may 4 sets ng panga na ginagamit upang maputol at mapunit ang kanilang mga pagkain. Palagi silang naka-semi-hibernation. Nililimitahan ng mga giant isopod ang kanilang paggamit ng energy dahil ang pagkain sa ilalim ng dagat ay maaaring kakaunti at layo-layo. Hindi sila basta-basta nakakahanap ng food source. May pagkakatulad ang mga pusa sa giant isopod. Ito ay ang kanilang mga mata. Ang mga giant isopod ay may fixed compound eyes na mahigit sa individual facets. Ang mga pusa at crustacean, pati na rin ang maraming iba pang mga hayop ay may reflective layer sa likod ng kanilang mga mata na tinatawag na tapetum na nag-reflect sa liwanag pabalik sa retina at nagpapaliwanag ng kanilang night vision. Ito rin ang nagiging sanhi ng pagkinang ng mga mata ng pusa at isopod. Ang pag-aalaga ng mga isopods bilang mga pet ay naging mas kilala sa vivarium at mga exotic pet hobbyists. Hindi man kapanipaniwala, pero ang mga isopods kasama na ang giant isopod ay low maintenance. Ang mga isopods in general ay hindi harmful sa mga tao. Bagamat meron silang dose-dosenang matutulis na kuko sa kanilang lower part at may kakayahang mga gat kung hindi mo sila i-handle ng maayos. Ikaw, nakakita ka na ba ng giant isopod? Comment down below. 10 pinakamalaking buhaya sa buong mundo. Number 10, Matara. Taong 2016, nang mahuli si Matara sa Sri Lanka, ang malaking buhayang ito na nasa higit na 17 feet ang haba ay natagpuan nang maipit ito sa isang kanal papunta sa ilog ng Niwala. Pero ibinalik din agad sa tulong ng mga kinauukulan at ng mga nakatira sa lugar mismo ng Matara. Hanggang sa kasalukuyan ay nabubuhay pa rin ang nasabing buhaya.